Tama kayo. Di ba pag nakakita kayo ng bilay, ang alam natin, mamamalimos. Pag nakakita kayo ng bulag, kumakanta sa ilalim habang kumakanta ng bawal na gamot, di ba sa tulay? Di ba? Pag nakakita ng bulag, masahista. Tama po? Sipin nyo ganito itsura ko at mamasaya, Ler. Di ba? Ang point ko po doon, masyado nating binibigyan ng negative label ng mga may persons with disabilities, tama? Na hanggang dito na lang sila, hanggang dito na lang kayo, wala na kayong pag-asa. Tama? Ang pag-asa nyo na lang, mga non-government organization, kinuha pa rin ng polis yung pera. Sige sabihin, wala nang pag-asa, tama? Pero yung parang sa akin, saan nyo kami ilulugar? Sa paano, anong pwede kong gawin para makatulong ulit sa pamilya ko? Isipin nyo yung pangarap ko. Ang laki ng, alam nyo yung Babol, di ba? Babol, hindi baboy. Babol. Andun lahat ng pangarap ko, nung nakakakita ako. Pero nung time na nabulag ako, may tinusok po, nawala lahat. Nakuha nyo? Hindi na ako marunong mangarap. Paano pa ako mangarap? Eh, wala nga akong source of income. Nakuha nyo? Anong gagawin ko? Ano, puro loto, aasahan ko? Nakuha nyo? Di ba? Yung time nung bumalik ako ng Baguio, yung mom ko po, every katapusan po, naririnig ko umiiyak. So ako po sinisilip ko. Ano sinisilip yun? Basta ganun. Nakikita ko po yung nanay ko, umiiyak sa likod ng pintuan, katapusan. Umiiyak po. Kausap si Judith habang umiiyak. Judith ng kuryente, ng ilaw, tubig, telepono. Bakit po? Hindi na mabayaran, wala na akong maibigay eh, nakuha nyo? Ang problema po nung kausap niya si Judith, meron pa po siyang bisyo. Alam niyo yung bisyo niya? Mahilig mag-disco si Judith. Eh may nakalagay disconnection date. Alam niyo yung pain, yung frustration, hindi na ako makatulong. Tama po? Yung sa akin po, nung time na yun, nung umakit ako ng Baguio, for 6 months, seryoso po ito, for 6 months po, magpapakamatay ako. Hindi ako lumalabas ng room. Mga teammates ko before, ayaw ko pong makita. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naman makikita talaga. Ibig sabihin, ayaw ko pong malaman may dumadalo sa akin kaibigan ko. Alam niyo kung bakit? Ayaw ko pong may makakita, may makasama kong kaibigan na lapit sa akin at maramdamang kinakaawaan ako. Nakuha niyo, yun ang pinaka-worst sa mga persons with disability, maramdaman nilang kinakaawaan sila. Kung na nasabi ko, puro awa, wala naman kang binibigay ng pera, di ba? Mukhang tumutulong awa, naanin ko sa awa niyo. Alam niyo yung gano'n? Yung parang sa akin, hindi ko matanggap eh. Nasa denial stage po ako eh. Nakuha niyo? For 6 months, yung mom ko po tinatabi lahat ng pwede kong inumin. Okay? Hindi na po ako marunong magdasal noon for 6 months. Galit po ang nangyayari sa buong umiiral sa akin. Kinakusap ko yung Diyos, puro galit ang sinasabi ko sa Diyos. Alam niyo yung tanong ko sa kanya, bakit ako? Tama? Bakit ako? Ang ganda ng intention ko para tumulong. Diba, yung basketball team namin nung nasa Baguio ako nun, evangelistic team. Nagsispread kami ng word ni Lord, diba? Ang ganda, nagsiserve ako. Pero bakit ako? Ang tingin ko po, pinaparusahan ako, dinidiscipline ako, tama po ba? Marami po dito siguro sa inyo, mga nakakakita kayo, normal yung sight nyo, pero feeling nyo ang hirap na dinadaanan nyo, tama? Bakit ko dinadaanan to Lord? Bakit ang hirap ng mga nangyayari sa buhay ko, tama? Bakit yung ibang tao, ang ganda-ganda ng buhay, ang sasama naman ang ugali, tama? Naingit tayo, na-insecure tayo sa mga ibang tao. Yung parang nakikita natin yung puro kakulangan sa buhay natin. Tama? Yung po yung naranasan for 6 months. Bakit ako, Lord? Bakit ako? Ba't ginawa mo sa akin ito? Okay? For almost 6 months, hanggang madaling araw, hindi ako nakakatulog. Puro, bakit ako? Iyak ako ng iyak. Bakit ako? Ang sakit sa akin eh. Okay? Hanggang one time po. Habang madaling araw, narinig ko 3 audible words. Tanoy niyo ko ano yun. Malamang kay Lord galing yun. Pag hindi kay Lord yun, ano ko kung ano nangyari. Narinig ko po, ang linaw, ang sagot, bakit hindi ikaw? Nakuha niyo? Simple na sagot yun, di ba? Parang kung nung inanalyze ko, o nga no, anong nagawa ko para hindi ko ma-deserve yung dinadaanan ko, tama? Yung parang puro tayo reklamo. We always see the mess sa nangyari sa buhay natin, tama po ba? Nakikita natin yung kaguluhan sa buhay natin. Ang nakita ko lang po yung kaguluhan, yung mess sa buhay ko. Pero nung narinig ko yung bakit hindi ikaw, ang kailangan lang pala mangyari, ma-realize natin yung purpose, yung reason bakit dinadaan natin yung mabuhay, sa buhay natin yung mga dinadaanan natin. Tama? Kailangan pala natin makita yung the message behind that mess. Until nakita ko yung message si Lord, yung purpose, yung reason bakit ko natanggap ito, tsaka po ako nakapag-move on, tsaka ako na-accept, Lord, sige, tanggapin ko po yung binigay mo sa akin. Meron ka kasing message na binibigay sa akin. Meron kang reason, meron kang purpose. Tanin nyo kung ano yung purpose na binigay sa akin ni Lord. Andito po ako sa harap nyo, nagsasalita. Yung
yung para sa akin po eh, hindi ko ginawang dahilan yung kapansanan ko para maabot ko at mabuhay ulit yung mga pangarap ko. Yung sa akin, sige po. Sa akin po, dito sa room natin, hindi ko alam kung gano'n tayo karami, pero po ang daming gumagawa ng dahilan. Nakuha nyo? Walang kapansanan, pero ang daming dahilan na binibigay. Hindi ko kaya ito, wala akong pera, wala akong time. Iyako nga po eh, hindi ko nga kaya eh, pero ba't nandito ako, tama? Iyako nga po, ako hirap na hirap nga po ako sa ginagawa ko eh. Pupunta po ako ng In Global, almost everyday nagtataksi mag-isa. Kayo nga po, umambul lang, ayaw na. Diba, ang daming tao eh, ang daming reklamo. Tama, bakit hindi ko makikita? Kasi puro reklamo. Ako po, tinanggal ko yung pagre-reklamo ko, tinanggal ko yung paninisi sa ibang tao. Ano pong ginawa ko po? Nag-start ako magsumikap para kumita. Diba? Yung para sa akin, hindi pala kailangan ng mata para makakita. Ang kailangan lang pala, malaking pangarap. Dahil po sa In Global, yung bubbles na nawala po, unti-unti bumabalik ulit. Yung point ko po, kanina nakikinig ako sa likod, si Sir Nestor, puro, wala na akong narinig ka sa kay Sir Nestor kanina. Kikita ka, kikita ka, kikita. Wala na akong makita. Pero bakit po ako naniwala? Diba? Alam mo tawag po doon, blind faith. Naniniwala po ba kayo may Diyos? Yes. Nakikita nyo? Yes. O, iba't naniniwala kayo. Diba? Yung pinakita ni Sir Nestor dito, kung masyado nyo i-analyze yung mga pinagsasabi ni Sir Nestor kanina, walang mangyayari. Paniwalaan nyo. Ako nga naniwala eh. Bukas na kukuha ko ng cheque eh. Sa mga first timers po dito, gusto nyo magkaroon ng cheque sa Global? Yes! Eh, mag-member kayo. Ano, nangangarap. Hindi, nakuha niya. Alam niyo po, kung tatanin niyo ko, ano yung biggest lesson na natutunan ko nung naging legally blind, visually impaired po ako, ask me what? In one snap of a finger, pwedeng tanggalin ni Lord kung ano meron kayo. Nakuha niyo po? Kung ano may mga material man kayong bagay, in one snap of a finger, pwedeng tanggalin ng Diyos kung ano man meron kayo. Panalimin natin. In one snap of a finger, pwedeng tanggalin ni Diyos, ng Lord, yung mga mahal niyo sa buhay. Tama? Question. Kailan niyo last in-appreciate yung mga tao na kapaligid sa inyo? Diba? Yung mga may asawa dito, kailan niyo last sinabihan ng I love you yung asawa niyo, yung babae, lalaki, yung mga anak, kailan niyo sinabihan ng I love you, ma, thank you. O baka yung mga anak, ma, peng pera. Mabayang ganito, ganun-ganun. Yung mga asawa babae, oh, late ka na naman umuwi, ba't ganito lang binigay mo? Diba? Puro reklamo. Kailan nyo last in-appreciate yung mga tao na kapaligid sa inyo? Kailan nyo in-appreciate yung mga opportunity pinapakita sa inyo, lalo na yung In Global? Tama? Kailan tayo nag-appreciate? Kailan tayo nagpasalamat kay Lord? Thank you, may mata ako dahil sa matang to, nakakakita pa ako. Lord, thank you, may kamay ako dahil sa kamay kong to, kaya kong umawak ng ballpen at magsulat-sulat ng pabaligtad, kahit pabaligtad. Tama? Kailan nyo i-appreciate yun kapag ka wala na? I've learned it the hard way. Kaya ako dito nasa harap nyo, para sana huwag nyo nang matutunan. Yung mahirap na dinanas ko, tama? Kailan nyo i-appreciate yung mga alam nyo sa buhay kapag sinasabi nga ni Sir Nestor, pagpasok ng bahay, maliwanag, may nakahiga sa harap, umiiyak kayo, tumutuloy yung luha nyo sa salamin habang nagsasabi na I love you. Lana, it's too late. Huli na lahat, di ba? Sabi ko nga eh, I'd rather live my life full of mistakes than live my life full of regrets. Mas gugustuhin ko na magkamali kasi may pinagsisisihan ako. Diba? Pag hindi ko sumali sa In Global, after 2 years, pag sabi niya, wala na, pagsisisihan niya na, huli na lahat. Tama? Sa In Global, nakita niyo, wala man akong makita, pero dahil sa In Global, malaki na kinikita ko. Diba? Para sa akin, papatapos ako, gusto ko lang ma-challenge kayo na kung ako ginagawa ko, ba't kayo hindi? Kung ako in a 1 year's time, kaya ko maging global ambassador, baka kayo in 6 months' time. Nakuha nyo? Sino gusto yung maman? Sino gusto yung maman? Last na tanong. Sino gusto yung maman? Don't just wish to be wealthy. Nakuha nyo? Huwag nyo lang parang pangarapin maging mayaman, maging wealthy. If you want to be wealthy, you commit to be wealthy. You commit to be wealthy. Tama, if you want to have a healthy life, you commit to have a healthy life.
Kung gusto niyo maging masaya ang pamilya niyo, you commit to have a healthy relationship with your family. Huwag lang mangarap. And in committing to be wealthy, be aggressive. Tama. Ako, binukulat yung mga pangarap ko, I commit to be wealthy, and now nagiging aggressive ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Tama po ba? Yung sa akin lang po, ako, sana po na-inspire ko kayo. Yung motivation, mahirap kasi sa inyo yan eh. Kayo lang pwede mag-motivate sa sarili niyo eh, tama? Nasa sa inyo na po yan. Kami lang po nila, Sir Nestor, yung mga taga AIM Global, pinapakita namin yung opportunity na nakita niyo. Yung sa akin lang po, ako po, andito oh, hindi nakakakita pero ginagawa ko. Ang sa akin lang po, huwag niyong intayin mabulag kayo para makita niyo nakita ko. Again, I'm Paolo Villarin, to God be the glory. Thank you.